Hello, hello, hi, hi, and welcome naman to another video dito sa Mimita Chinita! Yay! Okay, so for this video, pansin ko lang, puro kaartehan ko yung pinagpo-post. Actually, yun lang naman goal na itong YouTube channel na ito, puro kaartehan ko. Hindi, just kidding. Syempre, ang goal naman ito is for me to share everything that I learn in life kasi medyo late na ako nag-decide mag-adulting. So, yun, gusto ko i-share experiences ko, mga pinagagawa ko sa buhay. Pero, I'm not sure kung na-share ko na siya in the previous videos, but for this year, ang aking word of the year is self-care. So, pansin nyo naman, very focused ako on weight loss and syempre, alam pa ba, yung medyo mababaw na self-care natin is yung panlabas na nyo. Especially the fez, diba? The fez. So, yan. So, first of all, I would like to thank Skin Trends for my face, diba? Alam nyo naman, I've been battling cystic acne for a long time. Siguro mga may 7 years na. Ganun siya katagal. Tapos, paminsan-minsan, bumabalik-balik pa rin siya. Pero, with the help of Skin Trends, their products, yan. Namemaintain ko yung medyo acceptable face. Acceptable face talaga yun, no? Hindi naman. Pero kasi ako talaga, I felt so insecure when things started showing up. Tapos lumala pa talaga kasi siya. Kasi hindi naman ako lumaking pimpulin. Kaya nga na-surprise ako nung adult na ako. Talagang adult. Mga 20-something, siguro late 20s, nag-umpisa siya. Tapos talaga it came as a surprise. Anyway, lagi ko naman sinishare yung kwento ng pagkakaroon ka ng cystic acne. Siguro for some, they might think na napakababaw lang. Pero, at first ako din, I try to see the positive side of it. Na parang, okay, matalino naman ako, funny ako. Huwag kang masyado mag-rely sa kakinisan, di ba? Pero, somewhat kasi, kinukuha niya yung confidence mo yun. May time talaga, sobrang na-depress ako nung tinawag akong pangit dahil lang sa pimples ko. Talagang na-depress ako, as in, swear, to the point na gusto ko nang saksakin yung sarili ko, ganun. Siguro isipin niya napakababaw, napakawalang kwenta, pero kung nandun kasi kayo sa position niya, maintindihan yung sinasabi ko eh. Kaya talaga naman, nung gumaling-galing na siya, sobrang happy na lagi. Kaya yun. Tapos yung nakakatuwa lang, hindi ka na nag-filter para lang maganda ka tingnan. So yan, diba? Sa mga pictures. Although, hindi naman sobrang perfect ng skin ko, pero okay na siya. Talaga pwede ko siya i-present to the world. Yan. Anyway, at dahil dyan, gusto ko lang i-share yung mga pinagagamit ko. Diba? Kasi medyo mas marami na rin ako natutunan ngayon sa skincare. Parang dati feeling ko kailangan hugas-hugas lang, tapos na. Pero yun nga, from the things that I've learned when I got cystic acne, kulang yung mga hugas-hugas lang. Kailangan marami rin tayong keme ginagawa, diba? Keme. Ano ba ang keme? Lagi maraming tatong sa akin. Ano ba ang keme? Wala, kung ano-ano lang. A word to substitute a word that you cannot explain, express, or find a word for it. Keme. Diba? So, yun. At saka, napansin ko rin yung feeling na parang napapamper ka, parang iba. Iba yung dating eh. Or naka-distress. Or it adds satisfaction, value to your life. Anyway. So, yun. So, gusto ko mang i-share yung buong process ko sa pagpapamper ko ng skin ko. Pero masyadong mahabang video yun. So, wag na. Although, nasa Instagram ko yung kung di ba pinagagawa ko. So, please, follow me on Instagram, Mimita Chinita. Search na lang. Tapos, for this video, tagal no, dami ko ng kuda. For this video, I want to introduce ang beauty tool na kung tawagin ay Cocoon Silk. Ayan, ganyan siya. Totoo lang marami siya. Obvious naman sa packaging, diba? Pero, mga ilang buwan ko na siyang ginagamit. So, ilang peraso na lang yung natira. Ah! So, para saan ba to? Ano ba to? Ew. Noong una, ang creepy niya talaga pakinggan kasi Cocoon Silk Ball. So, inisip ko, totoo kaya ang cocoon to? So, kung totoo ba siya o hindi, hindi ko sure. Search na sa internet kung ano masasabi nila. As yan, ganito itsura niya. Isa siyang pabilog, tapos meron siyang butas. Ayan. Ganyan ba yan? Para nakikita. Dito ba? Mukhang dapat tiyatakpan yung source of light para mas makita. Yan, nakita nyo na may butas, diba? Tapos dyan sa butas na yan, wala yan laman, kaya nga butas eh. Dyan may susuksok yung daliri mo. Pwedeng yan, pwedeng ganyan. Tapos medyo matigas siya, oh.
Tapos, saan ba ito ginagamit? Bakit ba paglaruan ito? Ito ay ginagamit pang exfoliate na skin. So, diba? Sabi ko sa inyo, hindi lang enough yung hugas-hugas. Kailangan nag-exfoliate din ang skin. So, bakit ba tayo nag-exfoliate? Kasi, para deepen cleansing ba tawag yun? Ma-deepen yung cleansing. Tama ba? Pero para dun yun. Kasi, syempre, yung mga pores natin, diba? Kailangan hinuhugasan din natin yun para ma-unclog sila, para huwag nang magka-pimples. So, yun. Tsaka, syempre, to remove dead skin cells. Yun ang trabaho ng exfoliation. So, yun. So, obviously, yung akin, nakuha ko sa Nature Republic. Hindi naman tanda ako magkano to kasi in fairness, kung maging pricey man siya, tagal ko talaga siyang ginagamit. Tagal na, sin like, tagal na. Tapos lagi ko ba siyang ginagamit? I'll be honest, hindi. I'll be honest, hindi. Apaka-pram ka lang. Kasi nga, tanda ko medyo pricey talaga siya. So, hindi ko na-imagine yung sarili ko na lingguhan ko ba itong gagamitin, no? Ang dami ko ng scrub dyan, no? Siguro minsanan lang. Pag-feel ko lang yung ano. Pag-feel lang, ganun. So, paano ba ito ginagamit? Ano ba itong pinaglalaroan ko dito? Ito ay baso ng tubig na may rom. Ang hirap makita. Ayan, nakababad yung isang cocoon ball. Bakit? Ba't ko ginawa yun? Wala lang. Hindi. Kasi medyo matigas originally. So, parang, syempre, pag nagsascrub ka naman talaga ng skin, kailangan may friction, pero di ba may texture. Pansin nyo, yung mga scrubs, may mga butil-butil doon kasi nga sila yung pang linis ng mga pores. So, ganun din yung idea nito, kaya hindi siya soft talaga. Pero syempre, ayaw naman natin masyadong abrasive yung dating sa balat natin. Kaya, babad natin sa tubig. Yung akin nakababad na siguro mga 10 minutes na. Kasi katagal lang ko dako, di ba? Kasi nagugas pa ako ng face. So, sa paghugas ko ng face, since patulog na ako, hindi ko pa na-share full video ko for night routine. Nalagay yung bago akong matulog. Night talaga. Gabi talaga akong trabaho. But anyway, ito nga. Bago matulog, syempre, nanggaling na ako sa labas. Nag-makeup keme-keme na. So, ginagawa ko yung first step of Korean skincare. Oil-based cleanser. And, syempre, go-to product ko na talaga Nature Republic. So, yun yung ginagamit ko. And then after that, foam cleanser naman, Nivea. Talaga nagbabanggit ako ng products nun. Hindi, parang sa mga nagtatanong, yung whitening, yun yung ginagamit ko. Tapos syempre, dahil sa naglinis na ako ng face, it's now time for me to exfoliate. So, kailan ba kadalas dapat nag-exfoliate? To be honest, hindi ako sure. Pero ako normally, as a person, siguro once or twice a week. Dapat ba gabi? Kasi alam ko, hindi rin siya dapat gabi-gabi gawin. So, yun. So, ayan. So, yun ang gagawin nyo. Mga pag medyo nababad na natin ng matagal-tagal. Sabi ng iba, mga 2 minutes enough na time na daw yun. Pero para sa akin, hindi pa yun sapat. Feeling ko dapat mas malambot pa ng kaunti yung silk ball. Tapos, ganito yung paggamit niya. Parang, ano mo siya sa buong mukha mo, rub mo. Huwag mo na masyadong lagyan ng force. Kasi, ang gusto mo lang naman mangyari, tapos dapat paikot siya. Kung clockwise or counterclockwise, ikaw nang bahala. Pero ako ginagawa ko, counter. Tama ba? Counter. Taka inisip ko, no? Basta gito. Papaikot siya sa kaliwa. O nga, counterclockwise nga. Yan. Tapos, idamay niyo na rin ng very light yung chin and neck nyo. Kasi awkward naman kung iba yung, di ba, awkward doon pag iba yung kulay ng fez mo sa neck mo. Although, yun naman lagi kong itsura. Pero yan, ganyan lang. Scrub mo lang siya. Kung gano'ng katagal, siguro lang sapat lang para makover yung buong mukha mo. Kasi, tapos, sa ganitong pag mamassage mo ng face, syempre it also helps in blood circulation, diba? Kaya nakaka-pamper siya. Isipin nyo yung mga ganitong bagay lang. Ano na agad? Ang sarap na agad sa pakiramdam. Try nyo, promise, I swear. So, yan. So, since matagal na ako nagamit nito, ano bang naging effector ito sa akin? Kasi sabi nila, mas maganda daw yung ganitong pang-exfoliate. Kasi nga, cotton silk ball yung gamit, organic, kemet, may kung ano-ano pa daw.
that's something na hindi ko pa talaga ni-research kung totoo what. Alam niyo naman ako, kahit pa paano, medyo gusto ko lang makiuso din. Hindi kaya mag-start ng something, di ba? Basta pa po'y bago, gusto ko lang i-try. Lahat naman tayo gano'n, curious lang. Ayoko na ipakita kasi iyo yung face ko. Siyempre, diba ginagamit nga to for deep cleansing din. Kaya talaga madumi yung makukuha natin. Kahit na nag-oil-based cleansing na ako at nag-foam cleansing, madumi pa rin. So, siyempre kasi nga, may nawash. Kaya tanggal niya yung dead skin cells. So, yun. Sige, medyo, papakita ko ba? Ayoko talaga eh. Kasi madumi, yos. Pero yan, so, for some feeling nila, hindi siya masyadong beneficial. Ako, gusto ko yung feeling niya after. Kasi, siguro gawa ng action or whatever. Pero parang mas malambot siya. Hindi ko alam kung bakit. Pero ganun yung feeling ko. So, sa mga nakatry na ng cotton skin balls, please leave in the comment section below. And yung mga opinions niyo about it, parang bakit niyo siya gusto, bakit niyo siya ayaw, please pakishare lang po. And thank you so much for watching this video. So I hope to see you on the next one. So pakilike, pakishare, please subscribe, and hit the notification button para lang updated tayo lagi. So thank you ulit, and goodbye!